Enero ngayong taon ang inanunsyo ng Department of Science and Technology na hinugna ang Pilipinas para makapagtatag ng sariling space agency. Mula pa 2010, gumagastos na ang ahensya ng mahigit 7 bilyong piso para sa space research and development at nakapaglikha na ng 3 fully functional na microsatellites tulad ng Maya 1, ang kauna-unahang cube satellite na gawang Pinoy. Tagumpay ang pagpapakawala nito mula sa International Space Station nitong August 2018. Kaya naman isang napakagandang balita para sa DOST ang paglagda ni Pangulong Duterte sa Republic Act 11363 o Philippine Space Act. Nakasaad sa batas ang pagbuo at pagsulong ng isang National Space Program. Nakatuon ang batas sa 6 na aspeto: National Security and Development, Hazard Management and Climate Studies, Space Research and Development, Space Industry Capacity Building, Space Education and Awareness, at International Cooperation. We can contribute a lot of data to the collective understanding and promotion of the knowledge base ng buong mundo. Hindi na tayo bystander when it comes to the technology. Hindi na tayo na nagbabasa na lang o nanonood at meron na tayong pwedeng magawa. Ayon sa DOST, mahalaga ngayon ang space at satellite technology para makabuo ng makabuluhan at wastong geospatial data. Ang geospatial data ay datos tungkol sa kaulapan at karagatan. Importante ito para sa Pilipinas, lalo't marami tayong natural resources at madalas mahagip ng mga kalamidad. Mapapadali rin ang pag-assess ng banta sa seguridad ng bansa. Of course, to support national security concerns, no? Like say for example, monitoring vessels out there in the sea. Hindi mo naman pwedeng, although pwedeng gawin yan on the ground, it's much more efficient and much more accurate if you can if we deploy our space-based monitoring systems. Pangungunahan din ng Philippine Space Agency o PhilSA ang pagsasagawa ng research and development patungkol sa space science and technology applications katuwang ang iba't ibang mga universidad at industriya. Ang PhilSA ay magiging attached agency ng Office of the President para sa policy at program coordination na pamumunuan ng isang Director General. Ang Pangulo ng Bansa ang siyang uupong chairperson ng bubuuin namang Philippine Space Council. Inaasahan na sa loob ng 60 araw, ilalabas ang implementing rules and regulation. 1 bilyong piso ang inilaan para sa inisyal na pondo ng PhilSA. Bettina Magsaysay, ABS-CBN News.